context, bakit ganito yung approach na ginawa namin sa, you know, sa paglalaban sa katotohanan? Actually, ang aming analysis sa pag-asa, let's say yung mga problema ng Pilipinas, hindi natin mabibigyan ng solusyon pag naiiwanan tayo sa level ng mga symptoms. So one news after another, rice crisis, halimbawa oil crisis, corruption crisis. Kasi itong mga bagay nito ay meron pinanggagalingan. So there is a basis for nagmamanifest sa society. And usually, ang analysis umaabot lang sa level ng structures. Kasi ano yung sistema, ano yung pamamaraan, ano yung mga batas. The structures that create this kind of corruption, yun lang hanggang doon level yun. But look, if you kunal tingnan natin, ano ba talaga ang basis ng structure? Wala tayong makikita ang iba, kundi mga tao rin. So ultimately, yung mga tinatawag natin mga systems of society, let's say the economy, yung politics, yung culture, the three main systems of society, kung titingnan natin, at base, mga tao rin. So therefore, itong mga systems na ito are animated sa mga belief systems, worldviews, or in short, yung identity ng mga tao. So kung gusto natin baguhin yung Pilipinas, dapat bigyan natin, ibago natin dapat sa mga pananaw, yung identity na nagbibigay, nag-create ng problema natin. So that's why the best way to do that in a cultural context is actually art. So that's why kasi usually ang art is understood as entertainment. Siguro ginagawa lang yan for those that don't know it, siguro hindi na alam ano yung revolutionary power ng art. But for those who know it, they would like to trivialize art as entertainment. Just pure entertainment. But actually yung art ang source of the new, the vision of the new. Kasi maski anong classic complaint natin dito sa mga problema ng ating bansa, hindi mababago yan unless natap natin sa sarili natin yung mga malalalim natin na sources of creativity. So ito nakita na natin, may sample ng mga creativity na lumalabas. You can drive home the same message, pero iba yung methodology. Siguro another way to understand this is that yung tao is not just an IQ. Yung ating educational system nagbibigay ng premium sa IQ. Basically, logical, mathematical, linguistic intelligence. But modern research, pinapakita na ho na ang full human being, meron a minimum of 11 intelligences. So gaya ng existential intelligence, ano ba yung meaning ng buhay? Aesthetic, kinesthetic intelligence, meron visual intelligence, musical intelligence, interpersonal, intrapersonal. Malawak ko yung tao. And if you activate all these different forms of intelligences, like art can do, lalabas ho yung deepest sources natin of creativity. Kasi hindi natin mababago yung lipunan natin kung gagamitin lang ho natin yung mga pananaw, pag-iisip na nanggaling na sa past modes, ideology, or whatever it is. Kailangan natin ho padaanin sa malalim pamaraan, which means to say, to go to our deepest sources of humanity. And doon ho manggagaling yung panibagong natin gustong gawin sa Pilipinas. So ito yung reason ho na art, ipanalo yung totoo as a theme. Ito yung isang crisis ng bansa natin, ayaw malabas-labas yung katotohanan, and therefore affectado many aspects of life. But through art, hopefully, matitrigger ho yung release itong creative energies na nandito that are suppressed. And bakit Rizal? Sinabi namin, we want to converse it with Rizal kasi yung search for truth of by Rizal was also part of his life. Diba? Sa Noli, Philly, and mga books niya, kasama yon. So we said, great combination, isang historical example, and of course, Rizal was a person of multiple intelligence. Diba? Hindi lang siya matalino. May artist siya, poet, writer, and other things. He was a parang Renaissance person ng Filipino. Kasi siguro pinapakita ho dito sa problema natin, tayo lahat may potential maging Renaissance persons, individuals, Filipinos, dapat natin ilabas.
So dito ho sa festival, sa June 19 to 21, hopefully, makakuha ho tayo ng taste ng ganito. And by the way ho, it is just one of the first of a series of national festivals na isasagawa ng Pag-asa and co-partners para talagang ma-revitalize yung cultural life natin. Kasi dyan ho manggagaling ang pagbabago ng Pilipinas. Maraming salamat.